We have here with us today our provincial director from Isabela, Police Senior Superintendent Mariano Correg Rodriguez, and Nueva Vizcaya Police Provincial Director Jeremias Aglobo. Thank you for heeding to the advice of our PIO, Superintendent Iringan, and joining us this afternoon to give a press statement on the shooting incident. By the way, as you can see, I'm the Provincial Director of Nueva Vizcaya PPO, Police Senior Superintendent Jeremias E. Aglugo, and the Provincial Director of Isabela PPO, Police Senior Superintendent Mariano Rodriguez. This is all about the shooting incident transpired at CCQ bus terminal in Barangay Darapidap, Taritaw, Nueva Vizcaya, and transpired at about 2:10 a.m. where Felix Randy Malayaw Jr., a resident of Minanga Norte, San Pablo, Isabela, a passenger of Victory Liner, plate number ATA 9361, and bus number 7102, and unfortunately he was shot successively and resulted in his untimely death. So we can answer any question. You can shoot your question to me, or you can shoot your question to the Provincial Director of Isabela. Ilan po yung tama ni Malayo, sir? At ano yung mga evidence na nakuha natin doon sa crime scene? Based doon sa SOCO report na kinantak ng Crime Laboratory Office ng Nueva Vizcaya, may dalawa siyang tama sa ulo. At na-recover din yung dalawang empty shells ng caliber 45. Sir, I don't know kung pwede niyong sagutin yun ito. Reaction lang about sa post ng Makabayan, Cagayan Valley, or in accusing ang Duterte administration na killing spree na daw sa mga peace activists. As to the their statement, I cannot answer that as the provincial director. We are only focusing on the facts of the incident and to gather evidence, pieces of evidence that would lead us who are really the suspects, or who is the suspect. Kasi lumalabas doon sa mga statement ng witness na isa lang yung umakyat. So, suspect. Unless may staff is nakasamahan niya. So, as to the press statement ng Makabayan, hindi ako pwedeng makapag-comment. Yes, sir. How about the reaction, sir, if the possibility na ang mga makakaliwang grupo is magre-retaliate? Gaano kahanda ang pulis? Nakikita niyo ba yung possibility niyo sa halimbawa na? Sa part kasi ng government is mandate talaga natin to secure the nation. Both the ARP and the PNP. So anyone who sows terror, we have to address it. That is our mandate. At doon naman sa mga allegation na magre-retaliate kamo yata. Kanino sila magre-retaliate? And the government is doing its best to solve the case who the culprit is. So, kami tutulong para sa ikalulutas ng kaso.
Jesus. Krisis Torres po from Radio Mindanao Network, Kawaya. Yes, sir. So, pwede ba kami mabigyan ng background? Because Randy Malayaw is aside from being known na pisan mo, okay, may mga existing cases po siya. At may mga na-dismiss na rin na case. One of which, yung case na isa na kinaharap niya, is the killing of former Congressman Rodolfo Aguinaldo. Kumusta na po pala yung case na yun, sir? Can we ask PD Isabella if he knows about this girl, yung sinasabi mo mga kaso? Yes, sir. Actually, hindi rin kami private dyan sa data na yan, but we know that he was also one of the suspects or a suspect in the killing of the former governor. So, hindi rin kami ano. Accordingly, yung kaso niya is the murder case against the killing ni Governor Binanda. So, whether or not he was found guilty or found innocent, hindi kami private dyan. Because as what have the provincial director of Vizcaya said a while ago, we will just focus on the current incident and facts of the case of this particular incident. Yes, sir. So we appreciate also your presence to Torito, sir. But I understand, I assume na joint investigation po sa Bela at Nueva Vizcaya PPO doon sa killing po kanina. No, the responsible unit that will investigate will be the Nueva Vizcaya Provincial Office. Nangyari lang kasi na taga rito kasi. The victim is from Isabela, so we were involved in the preparations and the pagtingin kung ano yung mga possible na mga magiging setbacks sa ating pamayanan dito. So we are just yung nagmamanmanting kami rito kung ano yung mga mangyayari. Yan, alam naman natin na member siya ng progressive group. To answer you, sir. Yes, sir. Ikaw pa yung president ng press ko yata. Yes, yes. Opo. Mr. President. Actually, immediately upon learning of the shooting incident, I already ordered or I organized SIDG, Malayaw, to look into. Ang mga members natin dito, yung CIDG, yung Regional Crime Laboratory, my legal, the legal office, para mapagtuunan talaga natin ng pansin para malutas natin ang kaso. So meron na po na-create na special investigation task group? Yes, meron na. Ngayong araw na ito na na-create. Na-create na po. So as of this time, asan na po yung body ni Randy Malayaw? I just called up the COP of Aritao, yung doctor na mag-autopsy sa bangkay niya, malapit na rin. So after the autopsy, nandun naman na yung mga yung members ng family. At we offered actually na we will secure, nakasecure naman na hanggang nandun sila, we will secure. And then we even offer escort kung saan man siya dadaling after the, kung dadaling na sa kanilang tahanan. So i-extend nyo po lahat ng assistance sa family ng Randy, because I understand kapatid niya po ay MLGOO ng Benito Sullivan, sir. And City Local Government Operations Officer ng Mandaluyong City. Base doon sa naibigay sa akin na report, yun, kapatid nga niya yung MLGO ng Benito Sullivan. So sila na pinag-asikaso ngayon po? Yung ibang kapatid niya. Apo. Yeah. So, aside from that, sir, you offered yun ng escort at assistance and yung pag-resolve sa case. Ano pa yung mga ibibigay na assistance ng PNP for the resolution ng case at sa family po? Siguro kung mayroong pinakamagandang ibigay is justice is to be served. Makilala natin kung sino yung mga culprit or culprits at masamahan ng kaupurang kaso. Aside from yung bilang pakikiramay na rin itong ginagawa namin to provide the security, to provide escort. And even dito, nag-usap na kami ng PD Isabela yung kung saan yung bangkay habang nandito. And up to the time siguro na may lagay na sa huling
who will provide assistance to the family. Bali, sumakay siya sa Victory Liner na Manila. Specifically, sir, saan sa Manila? I think Victory Liner sa Quezon City. At yun nga, pagdating dito sa CCQ bus stop, Barangay Darapitan ng Aritaw, yung karamihan ng passengers and even the drivers bumaba at snacks kasi 2:10 alas 2 ng madaling araw. At he decided siguro na hindi magme-merienda kasi may mga ganung pasahero din kung sumasakay ako, may mga hindi lahat bumababa para magme-merienda. So nagkataon na yun, na yun naman yung the culprit took advantage of that. Yun na binaril na si Randy. Yun ang presumption kasi kung hindi ka bababa, tulad din ng karamihan, di ba? Pag hindi ka bumababa, it's either matulog ka o ayaw mong magme-merienda. So maaring nga ganun, nakatulog o talagang nag-design na hindi siya bumaba. So hindi rin siya nakakalaban in a way sa perpetrator? Sa palagay ko, kasi yung itsura niya talaga, nakasandal lang siya sa upuan. So there was no struggle that we can see. So maari nga, hindi nakapanglaban. Okay. Sir? Ang focus ko kasi ngayon is more on how the incident transpired and then who were really the culprits base doon sa evidence na nag-gather ng mga. Sir, sa circumstances, sir, posibleng inabangan siya, nag-aantay na doon yung suspect, or sinundan pa siya galing all the way from Manila. Kukunin namin lahat kasi kaya kino the chief of police coordinated doon sa nag-coordinate na rin sa Victory Liner yung pag-sky pa lang niya doon. Dapat alam na namin kung anong oras siya sumakay doon. And then dito sa CCQ, lahat ng mga may cameras kukunin din namin para makita namin kung mayroon bang nakamotor na pumunta doon, saan siya siya dumaan. Lahat, we will not, lahat ng mga anggulo, lahat ng mga pwedeng makuhang ebidensya, kukunin namin just to get the facts. Sir, lastly sir, dun sa background pa nila, sir, siya ay peace consultant. Can you just give any... Doon sa lumalabas na naman sa one, he is a NDFB consultant. Yes, so parang lumabas na lahat sa kwan ngayon sa mga media site ngayon at sa mga kwan na siya ay NDFB consultant. Kasi ang titignan natin dito is any evidence na maaring makatulong doon sa pagresolba ng kaso. So, ano ang pwede namin kuhanin sa sinabi mong unit kung wala naman, wala sigurong one kami, unless mayroon, pero kung basta lahat we investigate kung ano yung pwede namin pagkuhanan ng evidence. Pero may mga anggulo na ba kayong nakikita, sir, na pwedeng pagbasihan po ng investigation? Kaya nga, sa investigation kasi diba pagka mag-base ka sa lahat ng facts. And then while you are investigating, mayroon kang makukuhang mga information. Yes. Doon ka lang pwedeng kumilos doon sa nag-gather mong evidence. Sa mga kasabayan po niya sa bus, mga ilan po ang nag-signify ng willingness na mag-witness kung meron? Sabi ni COP kanina, meron silang nakuhang mga witnesses na. Nakasabay po niya sa bus, sir. Basta rando sa CCQ. Yes, yes. So, as we go on with our SITG meeting, you will be informed. Yes, sir. Sir, knowing ng CCQ may security guard, bakit kaya hindi sila gumawa din ng action? No, halimbawa, narinig na yung utok. Kasama na rin doon sa investigation. Kasama na rin, sir. What was the reaction
when the security guard heard, kasama yung lahat yan. Opo. Ano bang ginawa? Ano bang action immediately after? May nakakita ba doon sa pag-aakyat niya? May nakakita ba doon sa pagdating ng motor? Lahat yan. Lahat ng angulo. Sabi ko nga doon sa pag-aakyat pa lang niya doon sa bus. Sa so, may re-record yan. Speaking of action, sir, siyempre tatanungin din ang mga tao. Agad ba na nakilala mo siya si Randy na hindi yung consultant siya, nakilala naman police? Ano pong immediate action na ginawa rin ng PPO para sana mahabol yung property traitors? Of course, automatic sa amin na pag may shooting incident, robbery incident, magkakandak kami ng checkpoint adjacent to the station na kung saan nangyari yung insidente. So, kasama rin yan yung mga actions taken namin sa record. So, lahat-lahat yan. Nakasama lahat yan. Yes, sir. Do you confirm na sumakay daw siya sa isang motorcycle? Yes, sir. Suspect, sir. Lumabas dito na yung suspect na isa, siyang umakyat. And then, pagbaba niya, meron na siyang kasama na fled using a motorcycle. Wala pa bang binigay na statement yung pamilya ni Jose Malayo? Definitely, pagdating nila doon, automatic yan, kukuhanan ng COP, ng statement, especially kung willing sila na magbigay tungkol sa kay Randy. Kasi ito nga eh, it's all the statements, ito yung pagtutugtungin natin para makuha natin yung details surrounding the death. As of now, wala pa. Di ba may mga na-recover sa kanyang mga cellphones at saka yung laptop. Doon, mayroon tayong digital examination. So kung mabubuksan yon, makukuha lahat yun. Kung may death threat siya o wala. Depende dun sa COP, kung mabilis siya for digital examination, kung kaya niyang lakarin ngayon, and then lalakad na yung examination at hihintay natin yung resulta para makita mo yung narration kung mayroong mga one doon pag-uusap communication. By the way, sir, saan ho ba saan ang destination ni Randy? Sa San Pablo ba? O saan sa Isabela? Yes, pauwi yata dito, pauwi. Sir. Pauwi siya, Isabela. So saan po sana siya bababa, sir? Yun na yung gusto kong makuha, pati yung ticket. Para kaninang nangyari kasi we cannot give you the full details kasi kasama sa ebidensya yan eh. Pero pwede natin i-assume na pauwi siya ng San Pablo, sir? Yes, pwede natin i-assume. Kasi taga doon po siya. Sapo. May pasabi na ba kung doon siya buburol, sir? Sa San Pablo? Wala pa akong, kasi ang sinabi ko lang sa COP kanina na saan na yung bangkay, nasa Poneria pa. Kasi habang hinihintay yung... So autopsy, ni-request po ng family ang autopsy, sir? Definitely. Pero para makita natin kung paano... Ano. So headshot po siya, sir? Yes. There are many ways how to catch a beast, diba? Although the law said that it's a visual search, there is always an exception to the rule. So if a person is perceived or there is an concrete information and we do not have enough time or ample time to secure a search warrant for that person traveling with him, bringing with him contraband, illegal items in the police checkpoint, then we will have the authority or the reason to search him. Because anyway, under the law naman, yung mga jurisprudence natin, nakalagay naman doon, search to omnibus vehicle, meron naman yung sa police operational procedure natin. Kapag wala ka ng panahon mag-secure ng search warrant at alam mo, walang kaduda-duda ng isang tao may dalang kontrabando, you can search him. And that is one of the exception doon sa visual search na sinasabi ng COMELEC resolution. So that's all. In parting, we really sympathize kami sa pamilya ng namayapang si Randy Malayo. Kasi kahit pa paano, siya naman ay isang kababayan din natin. According to reports, he is
a peace advocate. So, sino ba ang ayaw sa maging sa taong peace advocate, di ba? Yes, sir. So, we sympathize with the family and we will do everything together with the PD of Vizcaya. We will help kung anong tulong na kailangan sa amin ni sir, information gathering, we will help para mabigyan ng justisya yung pagkamatay ng ating kababayan dito sa Isabela. First, we would like to thank Roto Presco. Yes. And for the first time na na-meet natin yung bagong presidente. Thank you, sir. So, we are here to tell you what really happened. Yes. At doon sa development ng kaso, you will be updated. Okay, sir. Thank you. And ang sa amin, talagang nakikiramay kami. Dahil alam naman natin kung gaano yung mawalan ng mahal sa buhay. So we will do everything to solve the case. At if you can help us, mas maganda para lalo nating malutas sa mas madaling panahon na tulad ng sinabi natin kanina. So maraming salamat po at mabuhay po tayo.